สวัสดีครับทุกคนช่องอัศมริการกลับมาอีกครั้งใครไม่ได้กด subscribe ช่วยกดข้างล่างนี้ก่อนนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. Maraming salamat at napadalaw ka. At kung bago ka nga pala sa channel na to, ako nga pala si Hans Manikan, isang Pinoy na naka-base dito sa Bangkok, Thailand. So nandito na naman ako dahil may gusto na naman ako yung i-share sa inyo. At alam ko na alam nyo na yon kasi nabasa nyo na yung title ng video na to. Bale, marami kasi nagtatanong sa akin guys kung paano ba ako naging model, paano ba ako nakapasok doon. At yung iba naman, "Uy, artista ka pala, ang galing mo naman, paano ka nakakapasok doon, paano ka nakukuha?" So sa video na to, sasugutin ko lahat yung mga tanong ko at isishare ko kung paano ako nakapasok sa modeling industry dito sa Bangkok, Thailand. Kaya naman naisipan kong gumawa ng video na to para masagot na rin lahat ng mga tanong nyo. At syempre, para may idea na rin kayo para dun sa mga gustong pumasok sa showbiz. Showbiz? Grabe, showbiz. Excited ka na bang malaman? Then just keep on watching. Pero bago tayo mag-umpisa, linawin ko lang guys na hindi ako artista. Artistahin lang. Oo, totoong lumalabas ako sa mga TV shows, TV commercial, pero hindi ibig sabihin na artista na ako. Para kasi yung artista is yung may company ka, under ka ng isang company, tapos may manager ka, tapos yung lagi kang may project na natatanggap. Parang ganon, yun. So, paano ba ako nag-umpisa sa ganitong career? Ganito kasi yan. Bali, noong 2013, na-discover ako sa Facebook ng isang indie solo artist dito sa Thailand. Bali, nakita niya yung picture ko with Thai friend. Actually, ex ko yun eh. So, yun, nakita niya yung picture ko kasama yung ex-girlfriend ko. At tamang-tama kasi yun kasi may bago siyang kanta na gusto niyang gawa ng music video. So ngayon, pinakilala niya ako dun sa director, producer, nung kinuhanan niya para gumawa ng music video niya. So dun na nag-umpisa ang lahat. Bali, yung title ng unang music video ko guys is yung Yakod Fan Pun. Ibig sabihin nun, gusto kong yakapin yung jowa ng kaibigan ko. Parang ang pangit pakinggan, di ba? Bali, yung story niya kasi, guys, best friend kami yung tatlo. Sila magjowa, ako yung kaibigan nung, basta magkakaibigan kami yung tatlo. So, ngayon, yung lalaki na to is parang yung story nung MB na to, yung lalaki na to is yung parang mahilig sa sugal, ganto ganyan. Kumbaga, kinukuha niya lang yung pera nung girlfriend niya. So, parang hindi niya naman talaga mahal na. So, ako naman ito, may lihim na pagtingin dun sa babae. So, ayun. Parang, ganun yung story niya. Basta ganun yung story niya. Hindi ko napapahabain pa kasi panoorin niyo na lang yung video at maintindihan niyo naman kahit walang English subtitle eh. Kasi makikita niyo naman sa mga action at mga reaction ng mga mukha namin dun. So, after nun, nasundan pa ulit yon after 1 year. Isipin mo, after 1 year pagitan ha. After 1 year, nasundan pa ulit yon. Binigyan ulit ako. Dahil nga nagustuhan ng director yung pag-acting ko. Hey, grabe, nakaka-fraud naman. Bali nga nagustuhan ng director yung pag-acting ko. So, binigyan niya ulit ako ng isang project. At yung title ng music videos na yon, yung pangalawang music videos ko is Konmai. Bahiruay, which one me? Konmai, my love. Konmai. Ang ibig sabihin nun, bago. May bago na ako. Yung story nung music video na to guys, is yung iniwan ako ng shota ko. Grabe, iniwan na naman ako. Iniwan ako ng shota ko for some reason, ewan ko lang kung bakit, wala naman sinabi, blah blah blah. Basta, iniwan ako doon sa music video and then, siguro, hindi ko alam kung gano'ng kahaba, yung medyo nakamove na ako, bigla naman siyang bumalik. Siguro, let's say, 1 month or ilang weeks or 1 month. And then, gusto niyang makipagbalik. Eh ako naman, ayoko na kasi nga, sobrang nasaktan ako. Iniwan lang ako ng walang dahilan. So, yun. Mga ganun yung storyline ng music videos ko. Kung gusto nyo rin panoorin, ilalagay ko rin naman yung link dito sa baba para makita nyo yung full video. After nung dalawang music videos ko, guys, naisip ko na I want more. Kasi nga, happy naman ako sa ginagawa ko. Happy ako nakikita yung sarili ko on screen. At syempre, para ma-enhance na rin yung acting skills ko.
So after noon, nag-start na akong maghanap ng mga modeling community sa Facebook. At doon ko nakikita yung mga job na pinopost nila. Ang dami, ang dami. Try nyo hanapin. May mga modeling industry Thailand, modeling community, blah blah blah. Basta marami sila sa Facebook. Try nyo lang hanapin at mag-join kayo. Ako yung mag-accept sa inyo kung gusto nyong makapasok. Kasi isa rin ako sa member. So ngayon, kapag nakakita ako ng mga jobs na pinopost doon sa Facebook, apply naman ako ng apply. Mapa big project, mapa small. Pero unfortunately, let's say, luckily, nakukuha naman ako. Pero mga extras nga lang. Pa-extra-extra nga lang. At yung sahod ko doon is about 1,500 to 3,500 per day. Standby ka ng mga 12 to 13 hours. At yung actual shoot talaga niya, guys, is about like 1 to 2 hours to 3 hours lang. Hindi naman talaga yung 12 hours na continue. Standby ka lang doon. Kumbaga, nakaupo ka lang at antay ka ng tawagin ka para mag-start na ng acting. So, marami akong naging jobs na pa-extra-extra lang. At doon lumawak yung connection ko sa modeling industry. At may mga time na rin, guys, na hindi na ako naghahanap ng mga work. Kasi nga, yung mga modeling agency na mismo yung nagbibigay sa akin ng work. Pero yung may mga ibang work na pa-extra-extra lang na hindi ko na masyado tinatanggap kasi mas target ko na yung mas malaking role, yung mas malaking budget. So, pa-casting-casting ako at sa 10 pinag-auditionan ko or castingan ko, mga dalawa lang siguro yung mga nakuha ko, which is yung Taukin, no? Yung dry seaweed, yung Thai dry seaweed, yung Michelin tires. Ang hirap din ang competition noon that time. Minsan nga, may mga artista na akong nakakasama sa casting eh. Gaya ni Top Top, Jirakit. Alam ko yung iba sa inyo nakakilala noon. Tapos yung iba pa na hindi ko masyado kilala pero kilala ko yung mukha nila. I mean, yung pangalan lang pero yung mukha at ano, lagi ko silang nakikita sa mga TV. Problema ko pa nito, guys, yung time ko sa main job ko. Yung paano ko siya i-manage. Kasi ang hirap din eh, actually. Kasi may pasok ako, ganito, ganyan. Kailangan ko rin mag-audition, kailangan ko rin mag-casting. Pero buti na lang, mabait din naman yung boss ko, kaya na pinapayagan niya naman ako kapag may mga shooting ako, may mga audition ako. Kaya okay lang na malate ako sa trabaho. At isa ko pang problema is yung mga script in Thai. Kasi during that time, hindi pa ako marunong magbasa ng Thai eh. Kaya nga isa to sa mga reason, kaya ako nagpursiging matutong, mag-Thai, magsulat, magbasa. Kasi nga, para nga makahanap ako ng mga gantong trabaho. I mean, para mas madali akong makahanap. Para mahanap ko rin yung ibang mga project. Kasi yung minsan karamihan talaga in Thai lang eh. Kapag pinost nila in English, meaning to say, mga foreign talaga specifically yung mga kailangan nila. So kapag mga Thai, which is mukha rin naman akong Thai yung post nila. Which is pwede rin naman ako sa category na yon. So mas marami akong option para sa akin. Pero hindi rin naging ganong kadali. Pero luckily, nung 2016, nakuha ko sa isang big endorsement. Yung Tao Kinoy Dry Seaweed. Seaweed is Tao Kinoy! Seaweed is Tao Kinoy! Seaweed is Tao Kinoy! 紫菜就是小老闆! 美味香脆,口感獨特! 唯有小老闆紫菜! Yung Tao Kinoy Dry Seaweed Thai Snack dito sa Thailand. Sikat na sikat yun, grabe. Hindi ko na sasabihin kung magkano yung natanggap ko doon. Pero medyo malaki yun. Malaki at malaki din yung commission. Kasi kapag galing ka ng modeling agency, guys, 30% ang makukuha nila. So, let's say, ganito yung kukunin mo, 30% yung makukuha nung modeling agency. So, parang medyo malaki din yun kung tutusin. Pero okay lang kasi at least dagdag yun sa profile ko at yun. Okay din kasi magandang experience yon kasi finally nakuha ko sa isa sa mga endorsement ng malaking brand. After noon, nasundan ito ng Michelin tires. I think you cannot control the car as well as you think. I cannot guarantee that it's 100% safe as new, so I have to drive more carefully. I just feel like not comfortable. Isa ako sa model na kinuha nila doon para doon sa bago nilang tires na nilabas at ang pinaka-latest ko na commercial is yung Taco Bell. Ngandi! Tatay, dai jai! Perdhoy! Khoa duwe kai na de pa?
อยากจะขอลองจับalam ko yung mga ibang friends ko sa Facebook or Instagram, alam kung ano-ano yung mga naging commercial ko. And then after that, may ano rin ako, may latest music video rin ako. I mean, hindi naman siya pinaka-latest. Noong 2017, same director, same producer, kinuha ulit ako para sa isang music video na naman. Yung title ng music video na yun, guys, is yung Na Plateau. Na Plateau, which mean mukhang isda. Mukhang isda. Yung storyline niya is like, parang ginamit lang ako ng babae. Pampalipas oras or pastime, parang ganon. So, hindi ko rin masyado maintindihan yung story. Basta ganon, iniwan niya ako, parang niloko niya ako kasi mukha daw akong isda. Kung gusto niyo nang panoorin yung full video, ilalagay ko rin yung link sa baba at i-check nyo na lang yun. Nakakatawa yun actually. Pero okay din. Okay yung experience niya. Bagong role. So dahil sa tiyaga ako mag-audition, mag-casting, luckily nakapasok din ako sa mga TV shows. Gaya nung The Choice Thailand. Kun Hansel, crap! Hello everyone, my name is Hansel Manikan, 22 years old from the Philippines. Take Me Out Thailand Season 15. Take Me Out Reality Season 4. At yung Absolute Sayam. สวัสดีค่ะ Hansel พี่แนนนะคะก็ดูแลในส่วนของร้าน Mom and Sis The Smoothie Cafe นะคะเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่าเนาะso good at alam ko may mga parating pa coming soon Pero alam mo pa guys, may mga time talaga na minsan nawawalan na ako ng pag-asa. Yung nandun na mismo ako sa studio pero naisip kong uwi na lang kaya ako. I'm sure din naman kasi na hindi ako makukuha eh. Ganun lagi yung mga nasa isip ko. Lalo na kapag nakikita kong mga good looking at mga matatangkad yung mga kasama ko sa nag-audition, yung mga 180 plus. At mga type pa yon. So syempre, mas pabor sa kanila yon. At ang lalayo pa ng mga pinagkakastingan ko, yung mga studio, yung karamihan mostly dun sa mga Ladprao area, which is mga 1.5 hours sa place ko. At syempre, kapag hindi ka nakuha, waste time talaga yon. Sayang yung pamasahe, tsaka yung time mo. Gaya nga na sinabi ko kanina, minsan naisip ko na uwi na lang kaya ako. Pero at the other side, naisip ko naman na nandito na ako eh. Okay lang na hindi ako makuha, but at least I did my best. So no regrets. Yun din yung isa sa mga pumapasok sa isip ko. At hindi mo rin malalaman kung hindi mo susubukan, di ba? So, hindi rin talaga naging ganun kadali. So, sa mga may balak dyan na pasukin ang modeling industry dito sa Thailand or kahit nasan man kayo, sa Pilipinas o sang bansa man kayo, ang tip ko lang sa inyo, gumawa kayo ng profile, i-build nyo yung profile nyo. Kapag gagawa kayo ng profile, kailangan may picture kayo na close up, naka-smile or basta wala masyadong makeup, close up, half body, saka full body. Or hindi naman kaya yung 45,
Ganon. Pero okay lang na kahit wala. At bawal nga pala guys yung selfie ah. Hindi naman sa bawal, pero hindi siya tinatanggap ng mga modeling agency. At yung no filter. Kung may filter man, dapat yung mukhang natural pa rin. Kasi ayaw talaga ng mga modeling agency yung guys. Hindi nila papansinin yung profile mo. Alam nila na hindi yung professional. Yung tawag doon guys is yung com card or yung set card na tinatawag sa ibang lugar sa Pilipinas, set card. Lalagay mo yung name, full name, nickname, body figure, tsaka yung contact number mo. And then hanap ka ng mga modeling jobs doon sa Facebook or i-try mong i-follow yung mga modeling agency o yung mga producer. Kasi sila talaga yung mga madalas na nagpo-post ng mga project. Sila yung mga naghahanap ng mga model or mga actor para dun sa mga project nila. Kung alam mo sa sarili mo na bagay ka sa role na yon, and then send mo lang yung profile mo. Send ka lang ng send. Pero syempre, huwag mo silang kukulitin. Kung hindi man sila mag-reply, okay lang yon. Don't worry. Hanap ka ng iba. At gusto ko lang malaman nyo guys na no need na maging pogi or maganda para lang makapasok sa mga modeling jobs. Baka kasi sabihin nyo, eh gusto ko naman sana makapasok kaso hindi naman ako ganun kagwapuhan, kagandahan. But to be honest guys, it's not really about that. Bali, ang hinahanap talaga nila guys, mostly, yung character na magpipit dun sa role. Not meaning to say na dapat pogi o maganda lang yung kukunin nila. Depende yun sa role. Kung anong role yung hinahanap nila. Anong character yung hinahanap nila. So kung isa yun sa mga dream nyo guys, itry nyo. I-try nyo kasi hindi mo talaga malalaman kung hindi mo susubukan eh. So yun na nga guys, dito na lang nagtatapos yung topic na to. At sana nasagot yung mga tanong ng ilan sa inyo. At sana maging inspirasyon tong video na to, hindi lang dun sa mga gusto mag-model, kundi dun sa mga tao may mga pangarap din sa buhay. Na walang imposible kapag mangarap, pero syempre dapat gawan mo rin ang action. Hindi yung puro pangarap lang. Kung para sa'yo yan. At kung hindi, may reason yan. At bago ko nga pala muna taposin ang video na to, i-shoutout muna natin sila. Kenneth Talks, Aurora Elizabeth, Darren Trinidad, Ror Guevara, Lala Ray Paisan, Al Sagung Vlogs, Elvin SK, sorry kung mali yung pagpronansa, kay Think Locally, shoutout din kay Miss Jenny 1105, Emeline Saldua, at pati na rin kay Oli Evangelista. Shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa panonood ng videos ko. Maraming salamat sa pagko-comment. Ingat kayo dyan. Ingat kayo kung saan man kayo naroon. Stay safe lang lagi. Kasi nasa panahon pa rin tayo ng pandemic. So, ingat lang lagi. At kung nagustuhan mo nga pala tong video na to, palike naman, pakishare. Pakicomment na rin kung may mga video request ka pa na gusto ko pang gawin. At syempre, pakisubscribe para ma-update ka sa mga bagong videos ko na i-upload. So hanggang dito na lang tayo nagtatapos guys. Maraming salamat sa panonood. Kapun makap to call na kap. Tidu clip ni John Chop na kap. See you guys next time. Goodbye.